everyone! Welcome back to my channel. So, ngayon gagawa tayo ng tortang dilis with crispy fry. So, ito, nag-prepare ako ng anchovies at saka egg at saka itong sibuyas at saka bawang, and then mayroon tayong black pepper, asin, and flour, tapos meron tayong egg. So, imimix ko muna yung egg para magamit natin. Wait lang ha. So, meron tayong anchovies. And then, ibibit natin ang egg. Simulan na nating ibit ang eggs. Ito guys, dalawang egg lang muna kasi gusto kong itry kung sakto lang. Pero, kung kukulangin tayo, dadagdagan lang natin. And then, maglalagay tayo ng paminta. Paminta. Ito guys, yung mga ingredients nito, paghahalo-haluin ko lang para isang mixan lang. Mas mabilis kasi kung pagsamasamahin ko na kaagad ang mga ingredients. Yung asin natin, ano yan, iodized salt ang ginamit ko dyan na rock salt. So, depende rin yan sa inyong panlasa kung gusto nyo ng mas maalat or matabang ng konti. Depende po sa inyo. So, ayan, ilalagay natin ang ating garlic at onions na hiniwa-hiwa ko na ng maliliit para maliliit lang din ang itsura niya sa ating mixture. Hindi siya malalaki. And then, patuloy nating halu-haluin para mag-mix ng maayos. Lalagyan natin siya ng chili flakes. Ito guys, ano to? Depende na lang yan sa iyo kung gusto mo ng mas spicy. Nasa sayo na lang yan. Pero sa akin, medyo experiment ko lang yun kung masarap kung mayroong chili flakes. Para sa aking panlasa is mas okay yung maanghang-anghang ng konti. So, itong aking anchovy, medyo marami. Lalagyan na natin ng crispy fry. Ito guys, experiment ko lang din yung crispy fry na nilagay ko. Kasi, usually, walang crispy fry. Pero ako gusto kong itry. Tingnan natin kung anong kalalabasan ng lasa. Para may iba naman yung mga natural lang na dating lasa. So, ngayon, subukan natin ito. Mabango kasi ang crispy fry pag nasa mga ulam na piniprito. Huwag natin masyadong damihan para hindi tayo masobran. Ayan, ihahalo ko na ang mixture natin ng eggs na may mga spices na nakalagay. Dahan-dahan lang kasi medyo malakas ang hangin, nililipad yung ating flour. Continue lang ang ating paghalo-halo. Haluin natin ng maayos para matunaw ang flour. Medyo madami kasi yung nakuha ko na anchovies. Kaya medyo hirap na hirap ako mag-mix sa bowl. So, maliit ang pinaglagyan ko. Kunting ingat sa pag-mix kasi lumilipad ang flour. Ayan, haluin natin guys. Kasi kailangan talaga mahalo ng maayos. Yan, ganyan. Halo-halo! Halo-halo sa pag-practice, sa pagluluto. Seryoso, paghahalo ito. Tikman natin kung magiging masarap ito mamaya. Parang gusto kong dagdagan ng egg. Okay, guys. Para mabasa-basa. Marami kasi siya, kaya magdagdag tayo ng egg. Ito
So. Ups na. Ngayon, pa-init na tayo ng mantika sa kawali. Kapag mainit na ang kawali, saka tayo maglalagay ng bilis. Ilalagay natin siya paunti-unti at gagawin nating flat para maging crispy. Kasi pag paumbok yan, hindi yan magiging crispy. So, gagawin nating flat siya parang pancake. Ayan. Maglagay na tayo ng isa. Dagdagan natin habang kasya sa ating kawali para hindi magastos sa gas. Titingnan natin kung magiging golden brown para makikita natin na mukha na siyang crispy. So, ayan, luto na. Yan na ang ating tortang bilis. Okay, luto na ang ating crispy bilis or tortang bilis. Masarap na masarap ang bilis. Let's try with ketchup. Good. Yummy. It's good bilis. Thank you for watching!